So good morning guys. So tara na. So pareho kami may free time ni Rachel at nag-usap kami kung saan pa pwede maganda pumunta at yun na nga, napag-desisyonan namin pumunta na lang sa Shirakawa Gaw dahil pareho pa naman kami hindi nakakapunta. At saan ba yung Shirakawa Gaw? May layo siyang halos 267 kilometers start sa bahay namin. So kailangan kong bumiyahin ng 3 hours mahigit. At sa sobrang haba ng biyahe, sa service area na lang kami nag-desisyon na kumain kasi mga 2 PM pa kami makakarating dun sa Shirakawa Gaw. So yun, right na inabutan kami ng gutom ni Rachel. So babae muna kami sa service area. So let's go! So baka dito kami sa food court. So yun, nandito na kami sa lab. Nagugutom na talaga. Ang daming tao man. Kakakainin ko. So ito yung favorite ko. Maghahati na lang kami dalawa. So yun, ang daming tao. Nakakatakot lang talaga itong corona. So iniintay na lang namin ni Rachel yung order namin dalawa. Siguro mga 3 PM na kami makakadating doon. Tapos 3 hours na gala. Tapos uwi na. Tapos drive ulit ng 4 hours. Natataiya ko. So tapos na kaming kumain ni Rochelle. So paalis na kami. 71 kilometer na lang layo namin. Malapit na kami. Siguro mga 1.5 hours na lang nandun na kami. So let's go! May banggaan. Banggaan ba? Ay hindi, police lang. Wala lang, nakachismis lang. Ay hindi, meron. Ay. Talagang inuuna ko, mga camera ko. Mga camera ko, batteries ko, hindi ko talaga nakakalimutan. Pinaka-importante yung jacket ko nakakalimutan ko. Uy, magnanakaw. Kailangan natin ng mapa. Map girl. So nandito na kami sa Shirakawa Gaw ni Rachel. Nahanap namin yung village eh. Kaya lang kanina pa kami sa sasakyan. Masama kasi yung panahon ngayon. Pero okay lang kasi ngayon lang yung free time namin dalawa. Umuulan lang, ang iniisip ko ito. Wala kaming payong. Walang jacket. Ang lamig-lamig. So habang naglalakad kami, may napansin ako. May dalawang bagay ako napansin kung bakit yung mga tao nakatingin sa akin. Isa, nagbablog ako. Pangalawa, yung suot ko. Ang lamig-lamig dito. 9 degree ngayon. So ako lang yung walang jacket. Tanga ko kasi nakalimutan ko yung jacket ko. Ang tanga-tanga eh. So yun, kahit umuulan, go pa rin kami. Pero sana may mabilang kami ng payong kasi masisira yung mga electronic gadgets ko na hawak ngayon. So kailangan namin bumili ng umbrella ni Rachel kasi ang lakas ng ulan. Paano kami makakagala ni Rachel? Lakas ng ulan, buhisit. Pumili naman kami payong, kaya lang di pa kami makapaglakad. Hindi naman kami pwede umuwi kasi 4 hours yung binayahin natin dalawa. Muulan na! Grap! Lakas sa ulan! Ito, makapag-video! Giniginaw pa ako. Lupit kasi ng ano yun. Lupit na sir. Nakalimutan ko yung jacket ko. Medyo nagiging okay na yung panahon. So nakakagala-gala na kami. Pero ang lamig sobra. Nagkamali talaga ako sa suot ko. Pinagsisisiyan ko na to. Ito lang nagiging problema ko. Mag-iisang oras na kami ni Rachel dito. Mag-iisang oras na kami ni Rachel dito. Sobrang lamig. Hindi kinakaya. Nakalimutan ko kasi yung jacket ko. Pero syempre alam niyo naman, umuwi ako, bumalik ako. Almost 250 kilometer yung layo niya. So hindi na ako babalik. Kaya tinitiis ko talaga.
Nakabili ka talaga ng bagay. Oh, yung toll gate pa, almost 5,800 yun. Lamig! Kakain na muna kami ni Rachel. Nagugutom na ako. Ako naman yung ginutom nga. Yeah, bring mommy what else not me. Okay guys, mga... So yun, kakain na kami ni Rachel. Pumunta na kami dito para mag-show pa. Pumunta na kami dito para mag-show pa. Sipin nyo, halaga na itong maliit na show pa na to is worth ng 500 yan. No? 250 pesos. Parang dalawa na lang kami ni Rachel nang gagago dito. Wala nang tao. So yun, nakakain na kami ng ano, ng show pa dito. So uuwi na kami. Alam mo, may pagkainan pa dito. Puro naman ito pagkain. Kasi okay na yun lang talaga ng pinunta namin dito. Show pa wala naman talaga. Sabi nila masarap daw yung show pa dito. Hindi, kasi masama rin yung panahon. Tapos kailangan namin umuwi na maaga. Pero siguro by this summer, baka umuwi kami ni... Umuwi talaga. Pumunta ulit kami ni Rachel dito. Ito yung Shirakawa Gop. Nalipot namin siya pero umuulan. Kaya mas nag-focus ako sa mga pictures. So... sa mga hindi pa nakaka-check sa Instagram ko, please check my Instagram, nasa description. Ngayon, pauwi na kami ni Rachel. 4 hours pa yung biyahe namin. So, siguro mga 10 PM pa makaka-uwi. Tapos, bukas, may alis din kami. Sobrang dami namin ng schedule dalawa. Kasi kasama namin sila mama tsaka kapatid ko bukas. Alis kami. Kapag uwi namin, kain, tapos pahinga. May nangyari sa cellphone ko. Mukhang nagpaparamdam si 12 eh. Pero, malay mo, titising ko. Malay mo. Kung magagamit pa naman siya, why not, diba? Fog. Sobrang fog. Dandan. Sobrang lamig. Iiyi muna ako, beba. So time check, 8:30 na. So 1 hour na lang, nasa bahay na kami. Nire-diretso ko na. So nahihiyi si Rachel. So nandito muna ako nagpapahinga. Almost mga 5 minutes lang siguro. Kasi hinihintay ko lang. Matapos si Rachel umiyak. Ito na siya. So pasensya na, iba na yung boses ko kasi super pagod ako. So pwede pa ako kahapon, tapos dire-diretso yung drive ko ngayon. So konting tiis lang, nasa bahay na tayo. Peace! Sitting pretty lang. Kumusta, driver? Sitting pretty lang din ako. Easy, baby. So, 17 kilometer na lang kami. Malapit na kami sa bahay ni Rachel. Kaya lang, nag-decide na kami na hindi kami kakain kasi naghanda si mama sa amin ng katsudong. So, nag-decide na lang kami sa bahay na lang kami kumain. Mas tipid, mas okay. Mahirap din kumain sa labas masyado eh. Kasi corona nga ngayon. So, doon na lang kami sa bahay kasi favorite namin talaga yung katsudong. So, malapit na! Umay na amay ko na yung katsudong mo ma! Umay na amay na namin ni Sato ma. So ayun, nasa bahay na kami. Ito na talaga yung hinihintay namin. Kaya hindi na kami kumain ni Rachel kasi nagluto si mama ng katsudong. Pagod na pagod ako, sobra.